ng masaya at mapagpalang araw na naman para sa ating lahat mga kapatid at mga Gadget TV. Ngayong araw, ang pag-uusapan natin ay patungkol kay Birheng Maria o kay Mama Mary na ina ng ating Panginoong Hesukristo. Marami sa ating mga tao ang sumasambalataya, nananalangin at naniniwala kay Mariang Birhen o kay Virgin Mary o sa ina ng ating Panginoong Hesukristo. Pero tama ba ito? Ano ang sinasabi ng Biblia o ng banal na kasulatan patungkol dito? Ano ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo ukol sa mga ito? Yan ang ating tatalakayin para sa video natin para sa araw na ito. So, huwag natin patagalin. Pagkatapos ng ating intro, simulan na ang ating topic. Let's go! Pero syempre pa bago ang lahat, mag-words of the day muna tayo. Words of the day from the words of our God. God is jealous for your attention and affection. Exodus chapter 34, verse 14. And that's our words of the day from the words of our God. Mary o Maria. Si Mary o Maria ang kaisa-isang babae na kinalulugdan ng Diyos noong kanyang mga panahon. Noong mga panahon, nadarating na ang mabuting balita ng kaligtasan ng Diyos sa Israel at sa buong sangkatauhan. Tanging si Maria lamang ang kapuri-puri at kaaya-aya sa paningin ng Diyos ng mga panahon iyon, kaya siya ang pinili na maglilis at kapagligtas. Ipinadala ng Diyos ang anghel na si Gabriel upang ihatid kay Maria ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan at sa bayan ng Israel. At siya ang napili upang magdalang tao para sa Mesiya o Kristo na magliligtas sa sangkatauhan. Natupad nga kay Maria ang mabuting balita ng Diyos na ipinadala kay Gabriel. Siya ay naglihi ng isang sanggol sa kanyang sinapupunan kahit siya ay isang birhen. Siya ay hindi pa nagagalaw ng sinumang lalaki. Ngunit ipinaglihi niya ang Kristo o tagapagligtas. At hindi nga naglaon ay isinilang ni Maria ang ating Panginoong Hesukristo, isang masigla, malusog at maliksing bata galing sa isang sinapupunan ng isang birhen. At dahil nga ginamit ng Diyos na instrumento si Maria upang ipaglihi ang ating tagapagligtas at Panginoong Hesukristo, maraming tao ang sa kanya ay sumampalataya, sumamba at nanalangin. Lumaganap ang gawain ito sa buong mundo, sa Asya, Europa, Amerika, Mexico at marami pang dako ng sanlibutan. Sila ay gumawa ng imahe ni Maria at sila ay nagsipagsamba rito. Inaalayan nila ng mga bulaklak, kandila at ang iba sa kanila ay pinaparada pa ito sa mga lansangan. Nagpatuloy ang paniniwala at gawain ito sa mga salinlahi. At hanggang sa mga panahon ito ay maraming tao ang lumuluhod, sumasamba at nananalangin kay Maria. Ang paniniwalang ito at kagawian ay pinalaganap ng mga pari, mga obispo at mga kura-paroko sa buong mundo mula sa Vatican. Ngunit ano nga bang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa mga bagay na ito? Narito ang kasagutan mula sa Biblia o banal na kasulatan. Matapos maibalita ni Gabriel na isang anghel ng Diyos ang mabuting balita ng kaligtasan sa pagsilang ni Maria kay Jesus, ito ang kanyang tugon sa mga balitang narinig niya mula sa anghel. Lucas chapter 1 verse 38. Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." Pagkatapos, umalis na ang anghel. Iyan ang naging tugon ni Maria sa balita na ipinatid sa kanya ng anghel na si Gabriel. Ito naman ang kanyang papuri sa kanyang Diyos at tagapagligtas na tinuturing. Lucas chapter 1 verse 46 to 50. Ang awit ng pagpupuri ni Maria. At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin. Mula ngayon, ang lahat ng tao'y tatawagin akong mapalad."
dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, siya'y banal. Ang kanyang kaabagan ay para sa mga tao at sa lahat ng nasalinlahing may takot sa kanya. So yun nga mga kapatid, ayon sa ating banal na kasulatan, hindi sinasabi ni Maria na siya ay sambahin o dalanginan. Sa halip, sinabi niya sa kanyang mga salita sa Lucas na purihin at sambahin ang tagapagligtas o kanyang tagapagligtas at kanyang manunubos. At ito ay ang tanging Diyos na lumikha sa lahat. At ganoon din ang ating sambahin ng bagtong na anak ng Diyos na si Lord Jesus Christ. Walang sinabi si Maria na sa kanya manalangin. Walang sinabi si Maria na sa kanya sumamba, kundi sumamba tayo sa Diyos na manlilikha at kanyang tagapagligtas. Maraming talata sa Biblia ang nagsasabi na huwag tayong sasamba sa ibang Diyos maliban sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo. Narito naman ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo patungkol sa mga bagay na ito. Lucas chapter 11 verse 27 to 28, ang tunay na mapalad. Habang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan. Mapalad ang babaeng nagbuntis at nag-alaga sa iyo. Ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Malinaw na binibigyang diin ng ating Panginoong Jesucristo na mas mahalaga ang pagsunod at pagkasabuhay ng salita ng Diyos higit sa ano paman. Ito naman ang sinasabi ng ating Diyos sa mga manlilikha na nasa langit. Exodo chapter 20 verse 3 to 5. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay papanabighuin Diyos. Ayaw ng Diyos na ating amang nasa langit na tayo'y sumamba sa kanyang mga nilikha. Salip, siyang manlikha ang dapat nating sambahin. So yun nga mga kapatid, tanging sa ating Panginoong Jesucristo lamang tayo sumamba kung tayo sasamba sama na nasa langit. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo ang tanging mediator at tagapamagitan natin sa ating amang nasa langit. Kung gusto natin mapunta sa langit, kailangan natin tanggapin si Kristo sa ating puso at sa ating buhay. Sumunod sa kanyang salita at mamuhay tayo kasama niya. Yun ang tanging kaligtasan na ating tatanggapin sa ating buhay. Walang ibang daan kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Si Maria ay ginawa lamang instrumento ng ating Diyos para ipaglihi at dalhin sa kanyang sinapupunan ang tagapagligtas, Mesiya at Kristo na ating tagapagligtas sa si Lord Jesus Christ. So mga kapatid, hanggang dito lang muna ang ating topic para sa araw na ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating Munti at Humble Channel, mag-subscribe na para palagi kang updated sa ating mga bago at susunod pa ang mga videos. Maraming salamat po and God bless us all.